Pumusta ba kayo? Ano, kakasaba tayo? Pantulong na rin para sa pagpapagamot ni Miss. In! Wala lang ng San Andres! Anong in? Out kaya? Bulag ka ba? Tigilan natin ang pagkipagpustahan natin eh. Kasi baka sa susunod, pati buhay natin mamanib na. I'd like to say sorry dun sa ginawa kong pagpapahintay sa'yo dun sa party last week. Okay na ako. Sanay na ako na ganito tayo. Wala na akong in-expect sa'yo. Lalaki kaya ng mga premier dito sa Youth Fest. Patutulungan na natin si Miss Lisa sa pagpapa-opera niya, di ba? Tuloy niyo ah! Eh, kapag nagkataon pala, sister-in-law na kita. Pato na pala sa'yo si brother. Go, girl! Baka mamaya hindi na ako makatulog. Alam mo, kung gusto mo siya, bakit kaya hindi mo siya ligawan? Ikaw na yung gumawa ng first step para mapansin ka niya. Naku, go, go, go! Oh, Papa! Ano ka ba naman, Britney? Hi na ho, Tams. Alam mo, dapat ikaw yung mag-intay ng first move from the guy. Dahil kung gusto ka talaga niya, siya yung gagawa ng first move na ligawan ka, diba? Kasi kapag ikaw yung gumawa ng first move, ang dating nun, cheap yung babae. Ah, ganun. So cheap ako. Hay nako. Hay nako guys, hindi na uso yung mga Maria Clara ways na yun. Alam niyo yung uso ngayon. Women empowerment. If you like him, then show him. Sabi nga nila, it takes two to tango. Otherwise, parehas kayong tenga. O teka, paano kung patulad ka lang nila dahil alam nilang type mo sila? Paano kung lokohin ka lang nila? Nako, mahirap na masaktan, no? Kita mo yung mama ko, laging broken-hearted. Kaya kung ako sa'yo, Tami, iintayin mo na lang manligaw yung guy. Dahil kung love ka talaga niya, mag-aantay siya para makuha yung matamis mong oo. Eh, ano bang gusto mong ipagawa mo sa kuya ko? Magsibak ng kahoy? Mag-igib ng tubig? Luma na yun. Di na uso yun. Abilisan na ngayon. Minsan nga, babae pa na ako naman liga eh. Ah, teka. Huwag mo naman lahatin. Dahil kung ako, kung hindi lang din magtsatsagay ang guy na manligaw sa akin, hindi na ako mag-aksay ng panahon sa kanya, no? At never ako maniligaw sa guy. Sus! Eh, ikaw nga, tagal-tagal mo nang gusto manligaw sa akin eh. Natatakot ka lang kasi baka busted din kita. Yun naman yung totoo dati pa. Ang kapal talaga ng mukha mo eh, no? Gwapo ka? Oo, oh, marami nang sasabi eh. Sino? Kanino? Pati tatay. Kasi, may problema ba, anak? Wala po, Dad. You're not touching your food, baby. What's wrong? Well, it's about Jason, ma. What about Jason? Sagutin ko na kaya po siya. Oh, Dad, okay ka lang? Han, okay ka lang? Hi. Anong gagawin ko? Ma'am, ikaw, para sa'yo. Gusto ko kasi talaga si Jason eh. Ano bang dapat kong gawin para magustuhan niya rin ako? Tami, sa tingin ko kung gusto mo talaga sabihin sa kanya na gusto mo siya, pwede naman. Pero kailangan handa ka kung ano mangyari. Halimbawa, pwedeng hindi pareho yung nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Pwede ring conservative siya, tapos ma-turn off siya dahil ikaw yung unang nagtapat. Pero, alalahanin nyo ha, mga bata pa kayo. Tikoy, kasama ka dito. Matami ako dyan. Kayo ha, huwag niyo sabihin sa akin, uunahin niyo yung mga love life niyo kaysa sa volleyball. Marami pa kayong dapat alalahanin pa na mas importante. Katulad ng pag-aaral niyo. Pamilya, mga kaibigan. Volleyball. Don't you think na masyado ka pang bata para mag-boyfriend? Dad, tatlong taon naman na siyang naniligaw sa akin eh. At gusto ko yung pagiging pasensyoso niya tsaka matyaga. I've stood him up 100 times sa mga dates namin. And still, andyan pa rin siya. You're only 15. So you have to be really sure kung talagang gusto mo lang sumabak sa ganitong bagay. Hindi ka namin pinagbabawalan ng mami mo. Pero sinasabi lang namin to sa'yo. Anak, pag-isipan mo mabuti.
Bro. Kailangan mo? Friend mo pala yung girl na yan? Si Tammy? Nagulat nga din kami. Ikaw lang pala yung mystery guy na matagal niya nang hinahanap-hanap eh. Hinahanap niya ako? Oo. Oh, kaya nga siya pumunta dun sa open party nung isang gabi. Dahil sa'yo. At kaya siya napadpad sa pool area kanina. Kasi hinahanap ka niya. Sinosearch ka nga nun sa internet kaso di niya alam pangalan mo eh. Ganun ba? Eh, ba't niya ako hinahanap? Aba, malay ko. Sana lang tanungin mo. Tapos mag-sorry ka na rin. Kasi pagkatapos nung mahulog sa pool, bigla mo na lang sa iniwan. Tagal kang hinintay ng tao, tapos bigla ka na lang aalis. Bakit na ako? Aba, aba. Mukhang masaya ang baby girl ko ah. Bakit kaya? Hulaan mo, Dad. O sige, huhulaan ko. Nanalo kayo sa volleyball? Mataas ang grades mo sa school? Hindi. Nag-shopping kayo ni Ella? Hindi. Ano, Dad? Sirit ka na ba? O sige, sirit na ako. Ano ba yun? Nakita ko yung soulmate ko. At Dad, alam mo ba? Sabay pa kaming nahulog sa pool. Ano? Bumagsak sa swimming pool? Soulmate? Sino ba yan? Tammy? Yaya, hindi ka pa tapos doon, di ba? Sige na. Hey, Tammy. Ako nga si Jason, kapatid ni Patrick. Hi, Jason. Matagal na tayo nakikita, kaya lang, hindi ko alam yung pangalan mo eh. Sorry ah, nagay ko na sinasabi. Okay lang yan. Ito nga pala. Sorry gift mo. Nak, dali, dali. Tinan mo ito, ang dami kong pinili para sa'yo. Ayan o, galing ko dyan sa, ano eh, sa Changi, dyan sa may mall. Dali, binili kita nito. Dress. Bakit ang sungit mo? Inakinis po si yung Patrick na yan eh. Kung ano-ano ina-advise kay Tammy, kaya napapahamak si Tammy dahil sa kani. Kapaka-BI. Ikaw naman, anak. Mabait naman si Patrick ah. Tsaka, cute, diba? Paano ka magkaka-boyfriend yan kung kasungit mo? Ma, hindi na naman sa boyfriend-boyfriend eh. Ang bata-bata ko pa po. Bata? Eh, halos magkasintangkad na nga tayo, diba? Dalhiti na muna itong pinamili ko. Ito, itong dress na to, oh. Ang ganda nito, oh. Tinan mo, oh. Bagay sa'yo to. At saka to, surprise ako para sa'yo. Dali! Ayan! Tcharan! Ganda, diba? Ma, ano yan? Ano to? Push-up bra! Dali, itong red. Maganda itong red. Dali. Ma! Sige na. Tinan natin. Ayan, ang ganda. Ma! Ang bata-bata ko pa. Hindi ko kailangan yan, ma. Anong bata-bata? 15 ka na, huy. Umuusbong na nga yung dibdib mo. Ma! Ito naman. Saan ka ba nagmana ng pagkamanang mo? Lahat naman ng bata dumadaan sa pagkadalaga. Eh, ma, basta. Ayoko po yung suotin. Ako nga, nung 13 years old, nagkaganito na ako eh. Ma, iba ka, iba ako. Huwag niyo po kayo tulad sa inyo. Ma? Sorry po. Wala naman po akong ibig sabihin doon. Hindi naman kita pinipilit isot ang mga yan, anak. Itago mo lang. Kasakalin. Sorry, gift? Baby girl? Dad, sign out muna ako ah. I love you. Baby girl? Halika, pasok ka muna. Sige. Upo ka.
Daddy ko nga pala. Oh, sige ho, Yaya Moncha. Punta na lang ho ako dyan. Sige ho, salamat. Bye-bye. Hoy, sungit. Alis kami ng boys ngayon. Tara, makigulo ka na sa amin. Hindi, pass muna ako. Pata ako kina Tami. Kina Tami? Huwag. Nandun kuya ko ngayon. Alam ko. Sinabi nga sa akin na Yaya Monchang eh. Kaya nga, mas lalo ko gusto pumunta doon. Bakit? Para maging sungo doon sa dalawa. Baka mamaya, maingit ka lang doon. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo kasi pagkatapos natin ma-introduce kanina, bigla lang kong umalis. Eh, hindi ako nagpaalam sa'yo maayos eh. Sabi ni Patrick, matagal mo daw akong hinahanap. Ha? Sinabi ni Patrick yun? Oo. Agot sa akin itong Patrick na to. Totoo ba? Matagal mo na akong hinahanap? Matagal na kitang hinahanap kasi... Matagal na hinahanap? Yaya. Ayun, gusto ko magpasalamat kasi ilang beses mo na ako tinulungan. Yun lang ba? Wala lang yun. Okay lang yun. Ang weird lang nga eh. Parang every time nagkikita tayo, nangangailangan ka ng tulong. Oo nga eh. Lagi natsa-tsempoy kung tumutulong sa akin, no? Parang Superman lang. Hindi naman. Nagkataon lang. Gusto ko lang malaman kung bakit all of a sudden pinuntahan ng kuya mo si Tami. Hindi kaya nahalata niya na gusto siya ni Tami? Eh, ano bang problema dun? Mamaya, ligawan lang niya si Tami kasi nalaman yung patay na patay yun sa kanya. Malay mo naman, yun lang yung paraan para... Alam mo yun, para... makilala na ni kuya si Tami. Tignan mo sila ngayon, di ba? Bonding sila. Tsaka for sure, yung best friend mo, masaya siya ngayon. Teka nga, ikaw ba may pakanan ito? Ha? Ikaw ba yung nagsabi sa kuya mo na patay na patay si Tami sa kanya? Ikaw nga nagsabi, ano? Ano ka ba? Ba't mo ba sinabi? Teka nga, ano ba masama sa sinabi ko? Hindi ko naman sinabi na type siya ni Tami, ah. Eh, parang ganun na rin yan, eh. Parang man rin binurgar si Tami. Hahanapin ba siya ni Tami kung di na siya gusto? Marami naman dahilan kung ba't hinahanap mo isang tao, di ba? Tsaka ba't ka ba ang praning na praning mo? Dahil kilang-kila ko na kayong mga lalaki. Mamaya akalain ng kuya mo at siyempre yung best friend ko, no? Na madaling mauto, tas madaling maloko. Ayoko masaktan yung best friend ko. Bahala ka na nga! Huy! Ito naman, di mabiro eh. Hello! Yeah? Hindi mo pa kasi ako pinapakilala sa bisita mo. Yeah. Si Jason. Siya po yung naghatid sa akin ng nakarang araw. Kamusta ka, Pogi? Napadalong ka yata. Opo. Uy, ano yan? Huwag mo sabihin nililigawan mo ang alaga ko. Naku, stricto ang tatay niyan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa boto ko sa'yo, i-build up kita kay Sir Jan. Yeah. Mukhang kulang pa yung ice, oh. Kuha ka muna doon na ice. Sige. Nandali, ha? Pogi. Sige na. Kuha ka muna doon. Pasensya ka na, ha? Medyo intrigera kasi yung yaya ko, eh. Okay lang yan. Oh, sige na, sige na, sige na. Alam mo, kung makapagsalita ka, parang ikaw lang kaibigan ni Tami. Kaibigan ko din naman si Tami, ah. Ba't ko naman gugusto mo pahamak siya? Ayun nga eh, kaibigan mo rin si Tami, pero ikaw mismo lalagay sa kanya sa alanganin. Sa susunod kasi, bago ka magsalita, dapat iniisip mo muna kung anong pwede maging effect ng sasabihin mo. Alam mo, ang labo mo. Ako pa ngayon ang masama. Tinutulungan ko na nga siya mapalapit sa kuya ko eh. Pues, sorry ka. Mali yung style mo. Kasi imbis na matulungan mo si Tami, baka lalo lang siya mapahamak eh. Ba't naman siya mapapahamak? Ano ba tingin mo sa kuya ko? Monster? Teka, teka. Wala akong issue sa kapatid mo, ah. Ang sa akin lang kasi, gusto ko protektahan si Tami. Naiintindihan mo? Alam mo, ang tanda-tanda na ni Tami, Ella. Hindi niya ba kayang protektahan sarili niya? Alam mo, hirap sa'yo?
Kulang ka sa tiwala sa mga tao sa paligid mo. Tingin mo ikaw lang may alam na makakabuti ng para sa lahat eh. Teka. Wala akong sinasabing ganyan ah. Alam mo, maghanap ka ng kausap mo. Actually, alis na rin ako eh. Ha? Babalik ako sa Manila mamaya. May pasok na ako bukas. Napadaan lang ako to give you the flowers. Sige. Bye. Bye. Ingat ka. Patrick! Oh, patay. Sir. Good evening, ho. Gusto niyo ba magkape? Timplan ko kayo. Uy, ah. Sige, mamaya na lang. Ah, sige. Parang nag-iisa yata kayo ngayon. Ah, actually, naantay ko yung mga barkada ko. Sige, ho. Ah, Tol. Maraming salamat pala sa paghanap ng kapustahan namin sa volleyball. Wala yun, sir. Nakaipon na ba kayo ng pera para sa kaibigan nyo? Ah, hindi nga eh. Minalas kami. Pero malaki pag-asa namin dun sa gagawing youth festival. Marami daw pa contest tapos malalaki daw yung papremyo. Talaga? Ayos yun ah. Baka naman pwede akong sumali dyan. Kasi medyo nangangailangan din ako ngayon eh. Yung anak ko may sakit. Oh, may anak ka na? Oo, may anak na ako. Kaso yun nga, pabalik-balik yung lagnat niya eh. Parang kailangan ko ng patingnan sa doktor. Oh, eh, sino naman nag-aalaga sa kanya? Yung asawa mo ba? Atol! Sorry, late ako. Ang daming inutos ni auntie eh. Oh, sa Brad? Teka, si Patrick. Tinext ako na on the way na siya. Eh, parang nakita ko nga doon. Hindi naman ako pinansin. Okay na ba mga order niyo? Nakuha nila lahat. Sige, baka gusto niyo i-try yun. Si Jason, pasok po muna kayo. Sige pa. Upo muna kayo. Pasok! Ma'am Cassie, nandiyan po si Sir Jason sa baba. Sabihin mo, maliligo muna ako. Bakit hindi niyo po muna siya babain? Yaya, nakapambahay lang ako, no? Sige na, sabihin mo muna, maliligo lang ako. Pasensya na po, Sir Jason. Naliligo pa si Ma'am Cassie. Kukuha ko po muna kayo ng merienda, ha? Saglit lang po. Ate, matagal pa ba si Cassie? Pag-decide na ako. And I think you're the one for me. Sinasagot na kita. Makisabi sa kanya, umalis na ako. Maaga papasok ko bukas. Pasensya na po, Sir Jason, ha? Pasok! Ma'am Cassie, matagal pa po ba kayo? Umalis na po si Sir Jason. Ha?
Yun na nga po sabi ko kanina pa. Grabe po pag-aantay nung tao sa inyo. Oh, well. The fact na naghintay siya sa akin ng ganun katagal, ibig sabihin, love niya talaga ako, di ba? Pagkatapos ng lahat ng pang-aasar ko sa kanya, willing pa rin siyang maghintay. Sa tingin ko, kailangan ko na talaga siyang sagutin. Mabahay talaga, oh. Ang hirap intindihin. Ano, Sir Jason? Tulad niya si Cassie. Aba, pinaghintay ka ng maghapon. Tapos hindi ka naman pala kakausapin. Eh, ganun naman talaga siya, eh. Akala ko sanayin na ako. Pero yun pala, naubos na yung pasensya ko. I waited for 2 years. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Ano, tiyagaan mo rin, ano? Alam mo, kung ako nasa katayuan mo, buh, matagal na ako sumuko. Matanong ko lang po, mahal niyo na po ba siya? Oo naman. He's the perfect guy for me. Guwapo, mabait, matalino. At higit sa lahat, mahal na mahal ako. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko para sa kanya. So, sobrang tagal na ako naghihintay para sa kanya. Parang naubos na lahat. Pasensya ko, pagmamahal. Parang pagod na lang nararamdaman ko. I've had enough. Give up na ako sa kanya. Jimo ka, baby! Alam mo ba, binigyan si Tami ng rose ni Jason! Oh? Ikaw ah, ibang level na yan. Ano, nag-propose naman siya sa'yo. Sabihin mo, dali. Uy, hindi naman ganun. Sa tingin mo, susunod na yun? Binigyan niya ako ng rose. Ibig sabihin ba na nililigawan niya na ako? Ginawa yan sa akin ni Mocha, baby. Diba, Mocha? Yes, baby. Ay, hindi ganun yun. Paano kayo nakakasigurado? Ay, ako. Yun na yun. Oh, guys, ano? Oh, guys. Ano pinag-usapan natin? Hello, miss. Hi, miss. Si Tami kasi nililigawan na ni Jason. Talaga? Hindi ko nga sigurado kung nililigawan ako. Eh, binigyan ka na ng rose. Nililigawan ka. Hindi nga sigurado, eh. Sorry, gift lang kasi yun. Okay, okay. Teka. Iba-iba kasi yung klase ng tao. Halimbawa, si Jason, iba siya kay Winston. Baka ibig sabihin para kay Jason, ang rosas, eh, sorry, gift lang. Mahirap kasi mag-assume, Tami. At mahirap din na umasa ka masyado. Alam niyo, ma'am, tama kayo dyan. Eto ang tanong, Tami. Niyaya ka niya na ba lumabas? O, yun. Ultimate tanong. Hindi. Oh, hindi pa pala eh. Hanggat hindi ka niya inaayan lumabas, hindi ka makasiguradong type ka talaga niya. Diba? Tama. Alam niyo, kanina pa tayo hula ng hula. Eh, nandito naman kapatid ni Jason eh, oh. Oh, Patrick. Nga. Ano sa tingin mo, type pa ng utol mo si Tami? Nako. Huwag niyo na akong tanungin dyan. Ayoko na makialam. Mamaya ako na naman maging masama sa mata ng iba dyan. Alam mo naman, yung iba dyan, masyadong mapanghusga. Ay nako, alam mo kasi, Tami, ako, gusto ko, lagi kang masaya. Ayoko naman na makita kang masaya ngayon, tapos bukas, iiyak ka. Kasi ako, tunay mong kaibigan. Ewan ko lang talaga yung iba dyan. Nako, nag-aaway na naman kayong dalawa? Aba, ako miss, nananayimik ako dito. Tanungin mo yung iba dyan. Talaga. Alam mo yung napapansin ako kay Patrick. Sa mga pictures natin, lagi tumatabi sa'yo si Patrick kahit lagi kayo nag-aaway. Bakit kaya? Kasi alam niya na alibod pa rin ako sa mukha niya. Kaya ayun, nananadya siya parate, tabi ng tabi. Kanina nga gusto ko na sapakan eh. Woo, Patrick! Ako? Papakit sa Elang yun? Papatawa ka ba? Kunwari ka pa eh. Obvious naman eh. Alam mo, nung start ka pa lang sa barkada namin, alam ko type mo na si Ella. Pinagaan mo pa sa pang-asar-asar. Alam mo, yung banat mo pang grade school. Feeling ko talaga may gusto sa'yo si Patrick. Ano? Baliw ka ba? Eh, para naman magkakagusto sa akin yun. Eh, lagi nga kami nag-aaway. Tsaka ako magsalita, akala ko, parati, napakagwapo niya. Ano ka ba? Malay mo naman style lang yun ni Patrick.
Nagpapakit sa'yo. Ano ba nakahalata? Tignan mo itong si Lover Boy. Suwabe. Good night, Vanilla. See you in my dreams. Sige. Diba, Lover Boy? Naks naman, napakasweet na usapan nyo, ah. Paano kung one day biglang manligo sa'yo si Patrick? Sasagutin mo ba siya? Ano ba yan? Hindi nga kami magkasundo, tapos magkakaligawan pa. Hindi, no? Magsapakan siguro, yun, pwede pa. Eh, paano ko naman liligawan ni Patrick, girl? Yan tapang-tapang mo. Ay, nako, girls, ganito, ah. Bibigyan ko kayo ng tip. Total naman ako lang yung may love life sa inyong tatlo. Alam niyo kasi yung mga boys, madali silang ma-intimidate. Be approachable. Paano lalapit sa'yo si Patrick? Eh, kung naka-tiger look kagad. Tingnan mo si Mocha, baby ko. Magkakalakas ba siya na loobligawan ako kung hindi ako smiling face? Alam mo, kung type mo si Ella, eh, diligawan mo siya. Alam mo, Brad, di rin naman kita masisisi kung natutorpe ka. Kasi yung tipo ni Ella, eh, allergy sa lalaki. Lagi may firewall. Mahirap ligawan, Brad. Eh, sino ba rin sabi sa'yo magpapaligaw ako? Ano ba? 15 pa lang tayo. Ang bata-bata pa natin. Dapat, studies muna yung priority natin. Books before boys. Pero Ella, ang love, walang pinipiling age. Wala rin pinipiling time and place. Kapag nakita mo na yung taong destined para sa'yo, wala ka nang magagawa, no? Parang si Jason. Para kaming pinagtagpo ng tadhana. Eh, paano kung destined talaga kayo ni Patrick? Paano kung all this time in love pala siya sa'yo, hindi mo lang napapansin? Uy, napapaisip. Hindi ah. Hay nako, alam nyo kasi, love-love na yan, sakit din sa ulo. Lalo nung katulad pa ni Patrick. Hay nako, Ella. Manhead. Vanilla? Sabi mo sa akin, ayaw mong lumabas kasi may gagawin kang research. Hindi ba ako alam na kailangan kong malaman? Gusto ko lang siyang asarin kasi nakakatawa siya pag nagagalit. Hindi ako, pati! Anong problema mo? Lagi ka nalang ganyan. Sumagot ka nga! Ano? Ano? Patrick? Si Michelle. Anong issue? Si Michelle ang first love ni Patrick.